nasa Calamba City tayo ngayon, no? Dahil pupuntahan natin ang isang taong yung role niya sa public history napakahalaga rin, no? Sila yung mga reenactors. So kasama natin si Engineer Perry Javier. Good afternoon po. Nang buhay na kasaysayan, no? BNK. Introduce mo naman sa amin itong bahay mo, parang historical din ang design, ano? Mula maliit pa ako, sabihin natin 5 years old, no? Ang gusto ko maging bahay katulad niya sa Intramuros, yung mga yun yung Philippine version ng castle, kasi di ba ang castle ang mga bato siya, natural. At ito yung adobe na bato na available sa Pilipinas. Ngayon, ang design ng aking bahay, hindi siya old residential house, kung hindi old military quartel o kaya pulburin, basta military detachment or prison parang camp. Parang barracks, ano? Barracks, oo. Kaya hindi wala kang makikitang kahoy na na kapis ng ano, hindi yung kanya mga bintana, parang rehas ng kulungan. Kung makikita nyo dito, parang rehas ng kulungan. At yung aming gate, hindi siya yung may design-design ng mga sinaunang magagandang design. Kung hindi, makikita niya talagang matalas talaga. Ako, nakakatakot palang magano dito. Masandal dito, no? Sa panahon ng Roman Empire, simple lang design ng gate hanggang panahon ng medieval period ng mga knights. Alas ganyan lang kasimple pagka military camp, no? At saka yung design na to, ba't pinili ko to bukod sa maliit pa ako pag pumupunta ako sa mga lumang simbahan, Intramuros, talagang nililingon ko. Tapos kahit ulit-ulitin, hindi ako nananawa. At advantage ng ganitong design, hindi mo kailangan ng pintura at maintenance. Yung dumi, ay part na na siya ng design. So yung mga dumi na imperfection, yung imperfection niya, yun yung perfection niya. Kasi yung ganyan yung gusto kong design. Sa ang tanong ko, itong kumbaga pati yung bahay nyo na parang na nagkaroon naman kay interpretation na parang reenactment din of pwede history, di ba? Pero as a reenactor kayo po, ano, as a reenactor, kasi siyempre pwede sabihin cosplaying ng mga bayani gano, pero I think it's more than that, eh. What do you do to tell the story of our country? Okay, so nagsisimula naman lahat ng ganito sa pagkabata niya, gusto natin, uy, ang ganda ng uniform, oh, American, German, doon ka una na-attract. Tapos pagka yun, pinasok mo na yung ganong hobby, doon mo sometimes, hindi mo agad marirealize, eh. Doon ko na-realize, unti-unti, sandali, bakit ba ako masyado amazed sa ibang bansa, sa greatness ng kanilang country? Ginawa ako ni Lord as Filipino because of a purpose, not by chance. Therefore, I must do my part to make my nations great. So bakit kaya hindi Filipino naman yung unahin ko? Pero may collection din ako ng ibang bansa para sa ganun, side by side, makompare mo siya. Doon mo makikita yung greatness ng Philippine history. At makikita natin yan mamaya. Yung anak niyo rin parang nahihilig din, ha? Siya yung naging first youngest na Filipino reenactor, 2 weeks old pa lang. Dinadamitan ko na 2 weeks pa lang. Siya ba yung nakikita ko noon na nag-o-serisal sa luneta na maliit pang bata noon? Pamangkin mo. So, explain ko naman yung uniform niya. Itong uniform ng Guardia Civil na to is panahon pa ni Burgos. Bata pa si Jose Rizal. Tapos nung malaki na si Rizal, iba na yung design. Mamaya makikita nyo. Ang common na color ng Guardia Civil is dark blue. Pero may variant siya na royal blue at saka lighter shade. So, lighter shade yung pinili ko para ibang variant naman. Tapos ito yung rango nila, di ba, nandito? Ito po, hindi siya. Ito yung rango dito. Ito yung rango dito, nandito pala yan. Ito po, nag-evolve to, naging design na lang. Nung araw, 1500s, nakikita yung mga Pirates of the Caribbean. Ang haba ng damit, tinutupi yung manggas, may botones. Tapos hanggang yung military kasi, uniform, nag-evolve din sa fashion, eh. Nilagyan lang nila ng fashion, dapat yung may botones siya nung araw 1500s. So unti-unti, nagiging design, ini-eliminate nila yung ibang purpose, tapos yun, nag-e-evolve. So ito dati, ang purpose nito, may botones yan para itiklop yung damit kasi mahaba noon, lampas kamay. Kahit tignan yung mga Pirates of the Caribbean, di ba, ang haba ng mga cuffs nila, yun, dinag-evolve yun. Ayan, ang ganda.
Tapos ito nung araw, yung ngayon, design na lang, no? Panahon ng 1700s, sa kapanahon ni Napoleon, itong part na to, sa baril to eh. Part, pagka pinapaputok mo yung baril, meron kang pin na ginagamit. So, ang tawag dito, aiglet. So, naging design na lang, naging ganito. Originally, panahon ni Napoleon, hindi gantong itsura. Oo. Pero naka-prepare para diretso pag malapit sa katawan mo. Galing. Ayan, sige. Papasok sige. Na tayo, no? Nakakatuwa. Napagalo ko naman si Mark Buado pala yung nagdadala ng bata noon. So, hindi totoo na lahat sa mason nang galing. Kasi oh, uniform mason. Meron na yan na tayo. Austronesian pa yan. Tama ka dyan, sir, ha? Oo. Sa mga ninuno natin, may anthropomorphic sana talaga, eh. Sa mga anting-anting nun. Sige po, please lead us, ano? So ito, parang lumang bahay talaga. Ay, papakita ka po. Ito po, design po to. Sa mga ano? Ito, tata. Mga chain. Mamayang kadena, papakita ko, no? Sige, sige. Itong chain na to, para din sa mga preso, di ba yung merong handcuffs nung araw, kinakos yung tao. Parang si Jesus Cristo yung kinagupit siya, di ba? So, dito ginagamit niya para sa mga panahon ng gladiator hanggang panahon ng Kastila, ginagamit pa. Ang ganda. Sige. Sige pa. Ay, teka, madilim nila. Pakita ko yung isang poster na ginawa ng AFP naman yung nag-concert si ano, Ogie Alcacid. So, ginawa niya. At kayo yung lava on. Kuhang picture. Sige. Ako na ito, pwede. Sige. Pwede ka na, sa taas. Sa taas na. Sa taas. Abre, mga kaibigan, no? Oh, grabe! Grabe yung collection! Ah, sa part ng public history yan, ha? Sige. Dito ko sa likod mo. So, before, kunin ko lang yung album ng pang 1700 kasi kinukuha ko pati 700. Excuse me. Parang pang KMJS to, no? Si Magellan, di ba, 1500s. Ay, baka lang, baka maingay itong electric car. Okay lang, sige, iyan mo lang. Kaya natin yan. 1500s, hindi ko pa nahahagupit. Pero yung 1700 lang, yung yes. In-invaded tayo ng England. Maniwala ka sa hindi. Kahit mainit, dahil baka wool, ang original dapat nito wool, nagsuot yung mga Filipino na ganito. So, makikita natin dito, no, mga Filipino to, no, painting to, nung panahon nung sinauna. Makikita mo yung mga lumang provinces, Tayabas Regiment, nakaputi. Opo. Tapos brown face kasi mga Pilipino. P, Pampanga, B, Batangas. So, mga regiment yan. Tapos yung number na to, ito yung number ng tao na ganito yung suot sa specific na lugar. So, kada uniform, mayroong specific group sila. So, 1700s to. Then, ito 1700s din. Yung rayadillo, thick, thin stripes, yung araw makakapal, hindi pa rayadillo ang tawag. So, dyan nag-evolve. Tapos, ito pa yung mga uniform ng panahon ni Burgos. Is that's yeah. Even before the 1896 revolution, di ba? Na-documentation pala tayo ng mga ganyan. Opo. Pero ito, galing sa Spain naman. Kasi sila naman yung nag-introduce ng uniform sa atin na yung mga Pilipino under Spanish rule, nag-join ng army. Pero siyempre, kung Pilipino tribesman ka, warrior, yung ethnic naman ng uniform ang iyong kasuotan. So, mga baril nung araw. Ito, replica lang naman. So, yung mga tawag nila, teka-teka. Kasi, teka-teka. Pag katatagain ka na, sisigaw ka, teka-teka, kasi ang tagal bago ma-load. Yeah. O, pwede ka pang makaporma. Mapatay ka pa ng tataga sa'yo. Yeah. Then, ito, bumili lang ako ng knight. Pero itong knight na to German to eh, Gothic. Gothic knight. Kasi nung araw, may mga knights lang din display is yung mga medyo may kaya na tao. Yeah. Kasi mga ano sila noon, baron sila noon, knights sila noon, may mga palasyo. Wow. So, first, fun spot na din sa araw ko dyan sa loob. Ah.
Tapos ito, iba't ibang unit ng Filipino na sinuot ng anak ko. Pero syempre yung hindi na siya wool. Oo. Teka, papasok na yung asa. Ate? Ate? Bago tayo magpatuloy. Ano? Papakita ko lang na nag-match na kami nung props, ano? O, di ba? Parang ako na si Pepe. 1700s. Sorry ah, punta muna tayo doon kasi yung katipunan. Ah, doon tayo? Doon tayo. Ito, may mga collection din ako ng pera. World money. So, World War II na to. Mm-hmm. Okay. So, sa katipunan, ito yung uniform ng Guardia Civil. Sorry ah. Yung Guardia Civil, nung panahon na in-execute si Jose Rizal at saka panahon ng katipunan. Grabe. So, ang tawag sa cut na niyan is Guyab Guerrera na tago yung buttons. Yun. Wow. And ito naman, Filipino na to. Rayadillo. Rayadillo means, Filipino na, oo. Means thin stripes. Mm-hmm. Ang theory dyan, tulad na sinasabi ko sa lecture ko, ang color kasi ng uniform ng Spanish, mainly color blue, katulad ng France, kasi kalaban nila yung English na red, tapos white. So ngayon, gusto nila pag-combine yung dalawang color nila, blue and white, kaya naging thin stripe, and ang purpose niya, para mas malamig. Kasi, mas malamig pala pag ganyan, may use pala yan. Use, kasi sabi ko dati, bakit pinag-combine pa. Hindi, kung lamig at lamig lang ang objective nila, bakit hindi nalang puti? Meron naman silang puti nung araw pa. Ang theory ko, hypothesis, yung intelligent guess, bakit kailangan pa nilang stripe? Gusto nilang ma-retain yung color uniform nila na blue at the same time white. Kaya nila combine. Different, diba? Iba pa rin. Na-combine yung color nila. So, ito yung libro namin ng AFP. Kinuha kami. Galing, so, oh. Iba't ibang color din. Ganda. Tapos ginawa namin yung evolution ng uniform. Ito. Ito. Ito pa sa gitna. Wow. Ito. Yan. From Katipunan, World War II hanggang. Galing, oh. So, ito lahat meron na kong uniform niyan. So, pag yung AFP gumawa sila ng book, kasi wala na sila yung sinauna, yung panahon ni Marcos, ng Marcello. Oo. Wala na sila, panahon ni Cory, wala na. So, nag-exhibit ako, live exhibit dun sa AFP at ginawa nila ng libro. Yun, evolution ng uniform ng camouflage. Yun yung magiging volume 3 namin na libro. Yung volume 2, yung evolution ng uniform ng AFP. Volume 1, yung World War II. Volume 2, yung Katipunan. Volume 3, yung ano... yung ito, evolution ng camouflage. At ito, mga insignia ba yan? Ano ba ito sa Spanish, dyan? Ang cocaine nilalagay sa sombrero panahon ni Napoleon dito. Yeah, o kaya, di ba napapanis si Simon Napoleon, may ganito pa, so red, white, and blue, kasi France. Tapos sa Spanish, nasa, may nagsasabing iba, right side, may nagsasabi left side. Ang turo naman sa akin ni late Dan Dixon, kilala mo siya yung yes. Historian. Yung historian na, Filipino, na illustrator din, di ba? Si Dan Dixon. Left and right daw meron. Ngayon, ito, may mga ibig sabihin to. Pagka green, ano, asadores like infantry. Pag puti, this is Guardia Civil. Pagka blue, marami yung blue eh. Cavalry, Navy, at saka Marines. Pag red, yun yung regular infantry. Yan. Pero ito yung magpapakita sa atin. Na our heroes are revolutionaries. They know the importance of uniform. They know the importance that it adds respect, dignity, honor doon sa cause. Kaya kahit di Katipunan, meron din sila eventually nilabas na uniform. At ito naman yung sa Pilipino. Ito Pilipino, Republic of the Philippines. Ano na yung, katulad na sa Philippine flag natin, 3 stars and 1 sun. And may mga variants sa ginawa, mga military, merong ganito, may star na nakita ko sa mga research at saka ganito. Ay, kanyang pala na star lang. Star. Na parang starfish, no? Starfish. Kasi nakikita natin ito sa mga ano hanggang ngayon, eh. Diba? Sa mga uniform. Tapos po, explain ko po, nung panahon nila Bonifacio, yung, diba unang laban niya, ano, natalo siya, di ba, sa Battle of Pinaglabanan. Ang mga Guardia Civil na kumalaban sa kanya, kung makikita niyo yung picture,
hindi naka-white piece helmet, yung di ito, kapansin nyo. Ito. Tapos, after 2 months, gumawa ng first battle, sila Bonifacio gumawa ng gantong rank. Gantong rank nila, very unique. Hindi kamukha ng Euro, no? Panay-case. Naglabas na sila ng sarili nila. Tapos may version 2 pa yan. Ilalabas namin sa book na gagawin namin. Mas marami. With the rank of the president. Yeah. Wow. Pasensya na. Zigzag-zigzag tayo. So, explain ko lang po. Yung panahon na yon, ito po yung rank ng president. Nabuhay pa si Bonifacio. Kung, di ba meron tayong makikita picture ni Bonifacio na ano, naka-Rayadillo. Captured yan from Spanish. Either captured niya o nagpagawa siya Spanish style. Guyabera, Guerrera ang style na ganito. Pareho sila na eh. Antonio Luna, except kay Antonio Luna, merong pockets dito na Norfolk. Sa kanya wala. Yung mga secrets dito yan, pockets yan. No? Kaya siya may botones. Ang iba, hindi nila alam kung ano yon. Akala nila, ay basta may botones na may guhit. Pero pockets yan. Bago ko siya na-discover ang tagal kasi sa museum natin, hindi mo naman pwedeng galawin. Wala nakakaalam. Napansin ko sa photographs, bakit parang may laman to? So nagduda ako, tapos nakita ko, hanging siya. Then na nakakita na ako ng mas closer photos ng mga Spanish. Bulsa, doon ko na-discover na bulsa siya. So yun yung kinakalat naming mga information para yung artist ma... Kung mga, ang daming mali sa mga paintings eh, di ba? Sa mga natatama ko. Hindi mo naman sila masisisi kasi wala nagtuturo. Kaya kami, yun yung tulong, contribution namin yung sa... service nyo sa nation. Tapos ito, natanong ko kayo, naka-attend kayo ng lecture. Si Ranong, ZILB. Ang ibig sabihin pala nito, anak ng bayan. ANBN. Tapos tinanong ko, bakit ganito, hindi acronym? Sabi nila eh, code. Code may ano ang katipunan, may cipher sila na sinusunod. Iniba-iba nila. So ito, Bonifacio. Meron pala siyang uniform. Diba? Uh-huh. Ito, Aguinaldo nito. Pero ano pa, Philippine-American War. Yung Aguinaldo nun, nakatago, excuse, pwede niya ikat muna. Sige po. So, tama yung na-discover ko. No? Tapos eventually, ito kasi, di ba, yung ganitong original, nasa Baguio. Nasa Suntay. Suntay Aguinaldo Museum. Oo. Hindi ko, nalaman ko na lang, yung pinsan ko pala, nagtrabaho sa NHI, na isa siya sa researcher na pumunta doon sa mansion, inimbestigahan, kumuha ng mga hibla, lahat ng colors, kumuha sila. Ni isa doon, walang satin. Satin ang ano cotton, eh, diba? Cotton lahat. Oo. So meaning, hindi ito ang original flag. Nawawala yung original flag. One of the old, hindi yung first. Yung ano na yan, yung laurel na yan, dinagdag na lang yan after. Ano po? So, yung, opo, after, pero hindi siya yung first Philippine flag. No, that's not the first. One of the first. One of the old. Kasi nawala nga niya Aguinaldo yun eh. Sa Bayambang. Sir, nakakatuwa lang. Kasi yung kampilan na yan, yan ang mga, yan yung kung si Lapu-Lapu, di ba, naalala nyo, yan ang ano niya, yan ang sword niya, ganyan. Tapos, ang ginagawa nung unang panahon, kapag ka napugutan ng ulo yung isang tao, yung buhok niya ilalagay dyan. Pag maraming buhok yung kampilan mo, ibig sabihin, magaling kang warrior. Marami ka napat. Magaling kang bagani. So, kaya marami ka rin tattoo. Kaya ang tawag doon, batik, batikan ka. Nagiging batikan ka. Kaya tawag sa magaling na tao, batikan. Doon, may kinalaman din sa ano yan. Trophy. Oo. Ito, halimbawa, ito. Espada roper. Ay, ang roper, diba? Ang roper, medyo diretso, no? Ito, saber to cavalry. Sabre. Kaya mahaba siya masyado. Kung mas mahaba siya compare sa infantry sword. Kasi nga, kabayo. Pero yung panahon ng mga conquistador, rapier yun, I think parang stick lang siya eh, di ba? Na matigas. Tapos ano, hindi, parang ganito rin siya. Antindi, ano? Saan mo, pinapagawa mo ba ito? Ito sa India na bili abroad, sa mga reenactors din. Ang ganda. Pero yung mga Philippine swords, ito, galing dito yan. Ito na yan, iba-iba. Ito, ayan yung Chris, ayan o. Sa Mindanao. Ito yung sa ano, Waray-Waray. Ito yung Pulahanes na may anting-anting na under General Ola, yung
last general 1903 na sumuko, hindi na si general hindi si Malbar, si Ola. Under ni Ola yung mga nag-aanting-anting pulahanes, so mga waray, di ba, matatapang ganto, talibong, pag ganun, no? Talibong yung sa. Wow. No, may mga kanya-kanya siyang pangalan, merong ito po ang original. Ito sabi sa akin, nung binilang ko si Taro, kilala na si Taro, yung expert sa sword, kita mo siya, no? May mga uka siya, ibig sabihin, lumaban talaga siya. At saka sabi niya sa akin, huwag kong ibibigay ito kahit kanino, at saka huwag ko nang ibebenta to, kasi mahalaga yung symbol nito, bathala ito, itong sun. May sun eh, oo, bathala. Ibig sabihin, noong araw na noong araw pa to, before Katipunan pa. Kasi yung mga medyo revolution days, yung mga republic days, may mga nasawang may entries na, di ba? Ito mas nauna pa daw ko. Mas nauna pa. And ito yung pinakamang maganda. I-cut muna, no? General Pio del Pilar personal to. Okay. So, punyal dagger, ito yung pinanghihiwa sa ano, para mag-sign ng compact, blood compact, di ba? Sandugo. Ngayon, pag-ari ito ni Pio del Pilar, nabili ko ito sa antique shop. Kasi ang storya nito, tumawid si Pio del Pilar from Pasig River. Kasi assigned si Pio sa Pasig at sa Makati. Yes. Kaya sa statwa, may statwa siya Makati na gano'n, di ba? Yes. Doon siya assigned. Ngayon, pagtawid niya ng Ilog Pasig, yung kasko, yung boat na may ratan na bubong na gano'n, wala siyang pera, ang pinambayad niya, itong punyal. Ito, ang pinambayad niya. Ngayon, binambayad niya ito sa may-ari ng barko, yung mga bangka, mayaman, si Tomas Asuncion, ewan ko kung nabasa niyo siya, mayaman siya dati, may-ari ng Sarsuela, yung mga stage play. Ngayon, yung apo neto, na ngayon matanda na rin, is, siyempre ilang giyera nakalipas, naghirap na, ibinenta lahat. Nakita ko yung mga costume na to, binenta niya lahat, at ang binili ko lang yung punyal. So, nakita ko yung craftsmanship ng mga Muppet, etc. Masasabi siyang, hindi siya peke. Oo. Totoo siya. Kumaga, genuine. So, yun yung story ng so, meron kang, para meron kang ano, meron kang patunay, kukuhanan ko lang ng picture to, ha. Sige so, po. Wow. Mahalaga kasi yung documentation, ano? Si Tomas Asuncion. Dahil, minsan, akala mo makakabalik ka pa, pero hindi na pala. Oo. So, ito. Yes. Ito yung testamento nung apo. Oo. Ang balawang na ito. Na ang galing, oh. So, may, at least, yung importante kasi dyan, yung documentation, eh. Na, ano, to. Oh. Yun, oh. Tsaka talagang may mga design talaga yung, yung ingredient. Hindi siya basta-basta blade, eh. Pag general ka ng revolusyon, meron talagang nilalagay na something. Pero ito, hindi, wala design. Simple, very simple. Wow. Actually, may mas magaganda pa dyan. Siguro yun lang yung pinambayad niya. Hindi, tsaka ano, yung mga magandito, makikita mo sa auction. Uh-huh. May nag-auction. Ang talaga. Sabi sa akin nung expert sa antique, si, ang pangalan niya, Bullet, yung nickname. Yung madalas na mga dagger na makikita niyo na mayroong mga insignia na magaganda, dagdag na lang yung insignia eh. Kasi after nila lumaban, diba? Kasi parang to commemorate their participation in the revolution. Eh, ito. Sige. Tapos tuloy natin yung rango. Dito. Tatlo o apat na transition. Kaya nga sabi ko sa mga filmmakers, pag gagawa sila at magkoconsult sila sa amin, tinatanong ko, anong era ang coverage nyo? Kung lahat, dapat per period merong nagbabago. Panahon ni Bonifacio, magdiwang, ganito. Tapos, ang magdalo, may sarili pa, dito sa cups nilalagay. And, eto siya, eto siya, ang presidente, hindi ko na isama, pero sa book na i-release namin, naambil yung rank ni, ng president. Which is may copy ka rin yung sinendis. Oo, oo. Ito siya. Yung nilalagay pala yan dito. Ngayon, makapansin nyo, ang magdalo, pati system ng government, kopya sa Europe. Kaya nga sana kung nanalo si Bonifacio noon, ang system ng government natin, Pilipino. May kartilya tayo na ano sa Diyos kasama sa Constitution. Ito parang Europe, pati rango, Europe. Okay. Ngayon, ganito.
nung namatay na si Bonifacio, gusto ni Aguinaldo na pag-isahin na, di ba? Wala na faction-faction, ginawa niya Philippine Revolution. Nagbago na naman ang rango. Ang head ng Philippine Army, si General Ricarte, bago muna si Luna, ganito na ang rango. Kung mapapansin niyo, dito na sa shoulder. Kaya yung painting na sa AFP Museum na si ano ba yan? Yung Kangaroo Court. Yung si Bonifacio galit na galit pinuduro si Tirona. Tapos yung mga officers, yung rango nandito. So mali yun, dapat nasa cuffs pa. Hindi pa, hindi pa talaga dapat. Yung patay na si Bonifacio, naging ganito na yung rango. Baligtad, ito yung very unique. Mas maraming star, mas mababa rango. Baligtad. Akala ko dati typo error. Tapos yung kinarify ko, pati pinuntan ko si Late Dan Dison, talagang baligtad. Tapos yung na-research ko rin siya, base sa actual documents ni ng Katipunan, pati ni Taylor, ganyan nga, baligtad. Alperez, second lieutenant, pinakamababa, tatlo. Pagkatuna po promote, dalawa na lang. Pero ito magtataka ka, bakit pag general, tama yung order. Habang tumataas, dumadami yung stripes. Yung so, stripes, hindi talaga, yung stars. Oo. Pero ibig sabihin ko, tama yung order. Proportional. Habang tumataas ang rango, dumadami stripe. Ito baligtad. Habang tumataas ang rango, kumukonti yung insignia. So, very confusing. Ewan ko, ba't hindi naman. And, nung panahon ni Antonio Luna, gumawa sila ng ganito. In-enhance nila. Imbis na stripe lang, ganito pa. Pero, ma-take note, diba si Luna, ang rango niya ganito. Yung common picture niya, ganun lang. So, either or, ito yung equivalent. pwedeng ganito. Equivalent yan, pareho lang. Brigadier General, either to o ito. Division General, either to or to. Ito sa bahay na Aguinaldo, yung kisang niya ganito. May red yan. Iba-ibang color niyan. And yan po, katulad yan, red. Tapos nun, meron ding red and black. And mapupunan niya, ito yung damit na exclusive ni Pio del Pilar na sa kanya mo lang makikita yung parang banig din sa picture niya. Excuse me. Ganito na yung picture. Kasi minsan mga general, pwede ka mag-customize eh. So makikita mo dito parang dalig siya. So, ginaya ko siya. And mapapansin nyo yung sun na, Republic na, no? Na merong sun, may face. Eight three stars and three mountains. Panong panang anting-anting may ganyan na. May ganyan na. Three mountains na. Three mountains na. Gusto mo sa sundo na. At saka sa, ito pa, may pakita kayo mga, ito yung mga anting-anting na, pinipili ko yung anting-anting no, nung ginamit ng revolution. So hindi lahat na nakikita sa Quiapo ay panahon ng araw. May iba doon mas modern na, World War II na, post-World War. Pero ito yung ginamit ng panahon ng Katipunan. Ito, yan. Ito yung mga ginamit ng Katipunan. Ito lahat, lahat siya. Ginamit ng Katipunan. Kinonfirm ko yan sa mga historians and antique. Yung mga nag-a-antique din. Wow! Ito, San Miguel ba ito? Hindi ko. Ay, hindi. Santiago to. Santiago ng Galicia ito. San Miguel ito. Santiago, San Miguel. Magka-ano. Galing. Ito yung very common Roma. Yan, mata. Yan. Yung mata. Ito rin yung araw, oh, di ba? Yung Bathala. So, hindi kiklaim ng Masons sa kanila lahat nagsimula. Hindi, hindi. Tapos ganito, sa web gears ng Spanish, hindi lang basta lagay ka nun, ayun na yun, di ba? Ito, may design to. Ang tawag dito, Spanish Remington web gear. So, ito yung talagang original na design, binase ko. Mapapansin nyo, isang half round siya, tapos isang rectangle siya, no? So, yan yun ang una. At ito naman yung tinatawag ng Spanish Mauser na web gear. Ang Spanish Remington na baril, ito po siya. Kung itignan nyo, ano, mabigat. At ang bayoneta nun, socket. Yung mas delikado to, di ba? Bawal na to sa Geneva Convention eh. Kasi mas okay pa yung may hiwa, naglalabas yung dugo, pero pagka wala, mas mamamatay ka raw doon. So, Spanish Remington Mauser, hindi pa ako nakapag... paggawa. Remington, yan ang bumaril kay Rizal, ganyan. Oo, ganito. Spanish Remington. Yan ang bumaril kay Rizal. And sa Spanish Mauser naman, ito naman yung makikita mo yung maliliit na pouches. Apat na maliliit na pouches. Wow! Yeah, ang tindi. Then, ito yung mga iba't ibang itak. Ito rin na. Okay, sige. So, World War... ito, explain ko muna. No? Yung... 1899, ang British kasi di ba nag-invento ng khaki sa India, 1800s, 1820s yata yun. Ngayon,
gaya-gaya naman lahat eh. Kahit panahon ng Roman Empire, makikita nyo dito, tingnan nyo yung armors ng Roman. Marami dyan, kopya din nila sa other countries na kalaban nila. So, yung pagkukopya, sabihin, ay, Rayadillo, kopya ng Pilipino. Eh, panahon pa ng ancient time, kahit powerful nation, nangungopya rin. So, hindi bawal mangopya? Oo, kasi why reinvent the wheel kung effective naman siya? Yun. Why fix if it ain't broken? So, ito po, pakita ko po muna, balik tayo sa ranking. Panahon ni Antonio Luna, ito may kanya-kanyang color code. Pag itim, cavalry, pag pula, infantry, pag yellow, may kanya-kanya siyang designation. Yeah. Wow. So, very colorful. May meaning yung color niya. Yun yung... Yung ni-note ko dun sa forward ko, pinakita ko yun yung revolutionaries natin. Napakita mo yung anting-anting. Ito yung isang magandang example. Kanino naman yung uniform? Lahat ng officers authorized ng Rayadillo, tapos 1899, unti-unti na nila ini-introduce yung khaki. So kahit sinong officer, pwede naman mag-khaki. Pati enlisted actually nagka-khaki, pero slowly pinapalitan. Tapos meron din silang white uniform, parang AFP at saka yung C80 tayo nun, di ba? Ang daming uniform, type A, type B, type C. So meron din silang puti. So akala ng iba, ang mga Philippine revolutionary nakayapak lang, tapos kung may formal, Rayadillo lang. First time in history na in-introduce namin sa film nung General Luna, may iba't ibang colors ng uniform. Nandun yung khaki, yung puti, pagka sniper, tiradores, dark blue. Iba pa, Tapos sa General Luna, di ba si Tiniente Guevara? Tiniente Garcia. Guardia Negra yon. Ang uniform noon, hindi blue, kundi itim dapat. So, ang dami nating uniform. So, ilalabas namin yun sa volume 3 ng libro. Wow. So, para to educate. World War II na tayo. Sige, tara. Uniform, makikita natin. So, since nauna yung nauso na yung khaki, hanggang World War II, at actually after World War II, uso pa rin yung khaki. Kaya, panay khaki sila. So, ito yung uniform nila, no? Khaki ang color. Ngayon, akala ng iba, sa black and white pictures, yung dark na color is green. Pero hindi pala, maong. So, bakit may maong? Nung araw kasi, pinakamurang tela maong. Di ba Levi's na invent, ginagamit siya naman ng sundalo pagka sila nagsisibak ng kahoy, pag nagbubungkal, dirty works pang dirty works. Eh since na nagkagyera, emergency, ginamit na rin ng Pilipino yung blue. Kaya kitang-kita sila sa labanan. Tapos by 1943, yung American nagpapadala ng submarine ng mga supplies, may nahahalo ng olive drab. Ito yung combination ng brown and green color. So, nauso na yun. Mas camouflage siya. Kasi yung maokitang-kita sila. Oo. Ito, at least may green na siya. Disadvantageous pala sa atin yung maong na yan. Hindi siya talaga pang gera, pang dirty work lang. Kaya kaso nga lang, naubusan na ng tela. So, walang choice. Tapos, ito yung M1 Garand. Then, ito yung medic pang pouch sa mga nurse. Tapos, ito yung bala ng Zero Fighter. Di ba? Popular na Zero Fighter. Mas malaki siya sa bala ng 50 caliber na US. Mas malaki siya di hamak. Yung pala yung mga pinambabala nila noon. You cannot imagine, Tapos, ito yung itsura ng granada ng Hapon, square. Yan na detonate na yan, Tapos, sa atin ang tinatawag pineapple grenade. Kasi ang original niyan, World War I, yellow talaga ang kulay. Kasi bakit yellow? May kanya-kanya silang code. Ancient, pagka-explosive, incendiary, yellow ang color. So, nung panahon ng bataan, most of this, hindi gantong color, hindi olive drab, kundi yellow. Kaya tawag nila doon, pineapple grenade. Yung granada, Spanish yun From the word, pomegranate. Pomegranate yun yung prutas. Mukhang prutas. Granada. Kaya, yung si Simon, yung lampara niya ay shaped like a pomegranate kasi sasabog talaga yun. Granada talaga siya. Di ba? Ang galing. Ito, bolo nung decoration. Mga bolo men. Then, ito yung gears nung araw, canvas.
Meron kang mahalagang ano? Hindi na leather. Oo nga, canvas. Ito, ano, pala. So, pag gumagawa ka ng anuhan mo, pumperan mo, di ba nagpapala sila? Oo. At the same time, weapon din. Di ba World War I, tagaan na pala ang mga... Mano-mano na. Oo, pala ang gamit. Ang kapansin-pansin dito sa collection mo, meron kang flag ng Hapon, Japones. Ah, yeah. Kunyar, captured. Replica na lang to. Ah, replica na lang to, ah. Kasi di ba sensitive yung mga Japanese, minsan gusto nila yung binabalik sa kanila yung mga original. So to, replica na lang replica ito. Replica lang, sinulat nila lang. Pero ang ganda niya, no? Ito mga 1906 pa, mga bayonets. Tapos, yung mahaba ko, ito yan, original. Tapos may story niyan. Napansin ng Americans nung araw na yung mahahabang bayonet, disadvantage na sa hand-to-hand combat. So, they started putulin. So, mapapansin yung original, mahaba siya. Yung grave niya dito, no? Tapos, na, ilan na lang pinutol. Pinutol na lang. So, may story siya behind it. Galing! Wow. And, ito, iba-iba. Japanese, canteen, US. Canteen, no? And, sa ito sa British na, di ba may mga Australia na pumunta dito, tumulong sa atin kasi utang na loob na nilabanan natin sila sa bataan, hindi sila na-conquer fully yung forces na para i-conquer ng country nila, inubos natin. So, bilang gratitude sa liberation, they helped us na ano to liberate. So, may mga gantong canteen na umabot sa atin. Australian. British canteen na ginamit ng Australia. Kasi di ba under sila ng British na. So, yung uniform nila similar sa same sa British. Okay. Tingnan mo yung ano, yung sa public history, basta may research ka, any item, can have a story. An important story to them. Okay, so doon tayo sa helmet. Maganda okay siguro doon kasi ang daming World War II helmets. Sige. Ang bataan nun, yung mga gamit natin nun, pang World War I pa. At ito, British style helmet to, inadapt ng US, Kelly helmet. So yung bataan, ito helmet natin. Tapos nun, ang may gamit na niyan, yung mga Americans at Filipino regular troops na under ng US at saka first Philippine infantry natin, yung Tabak Division, sila lang. Pero yung mga volunteer army, walang protection, ginit. Ibig sabihin ito, gawa ito sa coconut husk. Yes, ito yung famous na nung Commonwealth period. Yes. Coconut nga kasi wala silang helmet na bibigyan ng Amerikano. Ang tawag nila ay sun helmet o pith helmet kasi nga, pang-araw lang. Pero hindi siya bulletproof. Sa bugang ano mo, pag bumagsak daw, sabi na bibigyan, paano pa kaya ang pala? Brittle, very brittle siya. Then, ito ako nakita ng actual. So actual ba yun o replica na lang? Replica na lang. Yung actual nun, nakapita ko, very brittle, fragile na. Hindi na mo yung maganda ngayon, no? Sayang nga eh, binibigay sa akin, tinanggihan ko pa. Kasi very brittle. Ito pang non-officers, tapos may color blue siya, di ba? Blue siya pang Philippine Army, red pang artillery or constabulary. Pag officers naman, iba itsura, may cloth dito. Yan, for officers. Naginit din. Then, ginit nga, ginit ang tawag. Then, pagtapos ng 1943 at saka liberation 1944 onwards, naging M1 na, naging ganda ni helmet para may protection sa tenga. M1 A1 ang tawag, M1 helmet ang tawag naman. Tapos di ba meron silang sinasabi 1970s na very sikat hanggang ngayon, 7 colors na camouflage. Pero hindi nila alam ano talaga itsura ng 7 colors. Ang itsura talaga niya parang Rhodesian camouflage, which is this one at saka this one. Makikita niyo yung brush strokes niya. Yan ang 7 colors talaga. Yung iba yung mga sinasabi, ito 7 colors o yung mga modern, hindi. Ito yung 7 colors talaga, this and this. And mapapansin nyo, no, yung camouflage, no, bakit ito yellowish, no, ginamit to ni President Ramos, yung gantong klase sa PC, constabulary. Tapos nilabas ko lang yung mga weird na camouflage. Meron din tayong puti, ginamit ng PC, PSG, yun. Ito, may ganyan. Urban camouflage. So, I have siguro mga 130 sets from 1960s hanggang current. So, yun yung gagawin namin book na volume 3. Sir, siguro, as a final question, ang tanong ko, I think, obvious naman that there is satisfaction in collecting, pero yung sharing it,
to other people. Mukhang, di ba, it's one thing to be a collector. Apo. But to share it to other people and tell a story. How do you feel na you're able to do this and accomplish this through Buhay na Kasaysayan? Actually, yun yung objective ko rin na contribution. Kasi ganito para sa akin eh. Si Lord, binigyan tayo ng kanya-kanyang skill and talent and hilig. Yung hilig natin, skill natin, sometimes, yun yung contribution natin sa society na hindi natin nalalaman, hindi siya pang-personal lang. Uh-huh. Tapos sabi ko, aanhin ko tong mga to. Oh, nasatisfy ako mag-isa. Pero ano yung noble purpose nito? Right. So dapat i-share mo sa iba. Tapos itong mga to, kailangan gawin kong libro para ma-document in generations to come. Kahit hindi sila pumunta natin dito, kahit hindi kanila, di ba, hindi nila hawakan to mismo, di ba? Tapos magamit din ang mga artists, historical artists, mga movie makers para accurate yung pagkakagawa nila, etc., etc., yun. And wow. In-invest ko tong mga camouflage na to since 2000, year 2000, nagsimula ako. Dapat ang budget ko, kinakain ko lang sa, hindi lalampas ng 13 pesos. Tapos noon, laging ang ulam ko saging. 1.5 years ko ginawa. Hindi ko na kaya after 1.5 years kasi nanghina ako. So, para lang makatipid, mabili ka ng mga tao. Wow. Pero yun talaga, pag minsan if you're a public historian or a public history teller, there is sacrifice eh. Be part of it eh. Sa research, di ba? And all of this. Sir Perry, thank you for sharing your collection with us and your story din. Salamat po. Ang final message ko lang talaga, sabi ko nga, ano ba yung above facts? Kasi di ba tayo, historian kayo, ako hindi naman historian, collector lang naman. Hindi, there is beyond facts kaya namin ginagawa ito eh. Kasi paano yung mga ibang tao na hindi naman hilig history? Ano yung purpose talaga nito? Ang purpose nito, ipaalala sa tao yung heroism na ginawa ng araw. Wow. Number one. Number two, paano yun? Ayoko naman maging sundalo. Ayoko magkagera. Nagkakaroon ng hero pag may gera. Ayoko nun. Hindi tayo kailangan maging sundalo. Hindi natin kailangan ng gera para maging hero. We can all be heroes in our own special way. Kung ang mas, di ba, garbage in, garbage out eh. Subconscious yun eh. Kung pinasa mo na, pinasok mo naman maganda, good in, good out. So, pinasukan mo siya ng magandang input about heroism. Subconsciously, naniniwala ako, subconsciously, yung mga nakakita, nakakapanood, they will bring out heroism in themselves in their own special way. So, kaya ko ginagawa ito, mga tao. Ganda. Salamat po. Salamat po. Thank you. Yun, thank you, thank you. Po. Sige, ano mo lang. Yon. Yun, no? Okay. Okay. Pero ako, I just have to say this, ano, engineer, ano? Apo. Kasi, laging topic natin ang pag-uusap to, eh. Apo. Na yung tayo, ginagawa natin to, ako, public history, kayo, yung collection nyo. Apo. At yung reenactment, di ba? Not, hindi para ipagmayabang na alam natin to, at para awayin ng ibang tao, di ba? It's really to share. Yes. Di ba? To share and to give good feeling of Filipinism.
Yes po. Di ba? Oh. At saka ano po, it's time to rewrite our own history kasi lahat, maraming mali sa history, hindi tama yung sinulat nila kasi history is made by victors. At kami, pinopromote namin yung Philippine Victorious Battle. Yeah. Kaya walang pride ang Pilipino. Gusto maging ibang bansa, mga ibang bansa, walang ka-pride-pride. Kasi nga, yung history natin, ang pangit ng pagkakasulat, wala ang alam lang nilang battle na pinanalo natin, Battle of Mactan, yun lang. The rest, kung World War II, America, kiniklaim ng American. So, marami. So, binabago natin yun. Yep. Salamat. Yeah.